sa detalye ng ating mga nagbabagang mga balita. Muling nagbabala ang Ministry of Health dito sa Malaysia ukol sa isa pang potensyal na surge ng COVID-19 infection sa bansa sa mga darating na linggo matapos matukoy ang pinakamataas na infectivity rate nitong mga nakaraang araw, bagaman marami ng mga mamamayan ang nabakunahan. Ayon kay Health Director General Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, tumataas araw-araw mula nitong Nobyembre as sa isang infectivity rate sa buong bansa. Nanawagan si Dr. Nur Hisham na ang mas mataas na RT ay nagtulak sa mga bagong kaso na umakyat ng 11% mula sa nakaraang linggo. Anya, nananatiling suliranin ang sitwasyon dahil ang pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19 at halaga ng infectivity rate mula noong nakaraang linggo ay sumasailalim sa potensyal para sa COVID-19 transmission sa komunidad. At dahil dito, isang mas mataas na panganib ang pagkaka-expose sa virus. Ang infectivity rate ng bansa ay kasalukuyang 1.05 mula sa 0.92 noong Nobyembre a 6. Ang infectivity rate ay sumusukat sa kung gaano karaming tao ang mahahawa ng virus. Dumating ang babala kahit na ang pang-araw-araw na bagong impeksyon sa COVID-19 ng Malaysia ay nagpatuloy sa pababang trend nito kahapon para sa ikatlong sunod na araw kung saan nakapagtala ang bansa ng 5,143 na bagong kaso. Sa kasalukuyan ay may kabuuang 65,956 na aktibong kaso, kabilang ang 526 na nakalagay sa mga intensive care unit na may 250 na nangangailangan ng breathing aids.